po sa bawat isa. At tayo po ay nasa isang segment ng tips and reminder. Walang iba kundi yung reminders from the word. At ating pong pag-aaralan, ang title po natin ay Chismis. Ang verse po natin ay Kawikaan 10 verse 19. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Meron po tayo isang ilustrasyon, may isang Bicolanong napadpad sa Maynila. Meron siyang daladalang bulak na nakalagay sa malaking bag. Sa lugar na iyon naman ay may nag-uumpukang mga babae na nagchichismisan. Dahil sa pagod, ang lalaki ay napaupo sa isang malaking bato at nakatulog. Hindi niya namalayan na napaglaruan na pala ng mga bata ang kanyang dalang bulak. Iniyagis ito at tinangay ng hangin. Napansin ito ng mga babae nagkakaumpukan. Agad nilang nilapitan ang mga bata at pinagalitan. Ito pala ay mga anak nila. Ginising nila ang lalaki, nagulat sa kanyang nakita. Wala nang laman ang kanyang bag. Sinabihan na lang ang mga bata at ang mga babae na tulungan siya na ibalik ang mga nalipad na bulak. Halos wala sa kalahati ang kanilang naibalik. Dahil sa lakas ng hangin, ang iba'y sa malayo, apadpad. Nagsalita ang lalaki at ganito ang kanyang sinabi, "Mawalang galang na po. Sana'y nabantayan ninyo ang inyong mga anak at sana'y iwasan nyo ang chismis. Parang katulad iyan ng bulak na inihagis. Ang kasiraan ng tao na naipamalita na ay di na basta-basta may ibalik pa." Bawat isa sa atin ay nakasaksi kung anong dulot nitong chismis o gossip. Ito'y nagiging daan para mawalan ng tiwala ang isang tao sa nagbalita o nagpakalat nito. Nagiging dahilan din ito ng away dahil sa nasaktang damdamin. Kaya dapat natin itong iwasan. Sa Kawikaan 10 verse 18, ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Kaya di dapat tayong manira sa kapwa. Masarap magkwento, lalo na totoo. Malaya tayong magsalita sa ibang tao. Gamitin natin ang salitang nakakapagpalakas at nakakapagpatatag. Hindi yaong makapanira sa kanila. Sa Kawikaan 11 verse 11, dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag. Ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay mawawasak. Dapat lang napigilan lahat ng bibigkasin. Mga salitang di dapat sabihin ay magiging sikreto na lang. Di lahat ng pumapasok sa ating isip ay pwede nating salitain. Kinakailangan itong salain, piliin ang pwedeng salitain. Kinakailangan itong salain. Palagi at check natin kung ito ba'y makakabuti o hindi kapag ito'y ating pinakawalan na. Sa Proverbs 11:13, ano sa Ingles ang sabi dito, "A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret." Walang may tatago sa bibig ng madaldal, ngunit kahit munting lihim ay kinukubli ng mapagtiwalaan. Inoon po yung nasa Tagalog. Ayan. Taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala.
sa kawigaan 10:19. Isa sa mga utos ng Diyos sa atin ay huwag tayong magsalita ng kasisira, kasisira ng puri ng ating kapwa. Kaya dapat natin itong sundin. Sabi sa Levitico 19:16, huwag ninyong ipamalita ang kasiraang puri ng inyong kapwa. Di sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Ayan. Yan po yung mga napakahalagang mga verse sa Bible. So, marami po ang nahihirapan na isapamuhay ito. Pero kung ikaw ay nakakaranas at nahihirapan sa sitwasyong katulad nito, at maaaring ang mga tao ay nakapaligid sa iyo at nagagalit dahil sa maling balita na iyong nasabi, ito na ang panahon para isuko sa Diyos ang kahinaan na ito. Mahirap ang maalipin nito, pero makakalaya ka kung ibibigay mo ang kahinaan mong ito sa Diyos. Kaya mo yan at lumapit ka ngayon. Tayo po'y mananalangin. O Diyos, tulungan mo po kami na ang bawat maihayag namin ay pawang totoo. At alisin mo po kami sa mga kasinungalingan at gawa ng kaaway para sirain ang aming kapwa. Sa halip ay matagpuan mo kami sa kalagayang nagpupuri at nagagamit ang aming mga labi sa kabutihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Marami pong salamat. Marami ang sabi nga, nahihirapan dahil dun sa parang sakit na rin po yan minsan pag palaging nagagawa. Nagiging sakit na ito. Pero sa Diyos, kapag ito po ay inilapit mo at totoo, seryoso yung iyong paglapit, tutulungan ka po niya na maalis ang mga bagay na ito. Tandaan natin, mas maganda na natutuwa sa atin yung ating kapwa. Ito po ay paalala mula sa salita ng Diyos at nire-remind lang tayo na mamuhay tayo ayon dun sa pagiging Kristiyano. Marami pong salamat at to God be the glory.